Ito mga kasikap, yung north end sa station ng MRT7. Ayun o. May nakalagay dyan, ATAD. At kung mapapansin natin mga kasikap, mula dito sa highway mismo, bilangin natin kung ilang floor to, no? Umpisa tayo dito sa pinaka baba. 1, 2, 3, 4. So, yung platform niya kung saan mag-aantay yung mga pasahero, pang-apat na palapag. Ito naman yung Unified Grand Central Common Station. At ayan yung dalawang rebar cage sa unahan mga kasikap. Ayan yung sasalo, yung rebar cage naman na ginagawa ng Trevi dun sa kabila. Pero dahil nga mahaba yun, yung magiging span niya patungo dun, so hindi kakayanin kahit steel box yung gamitin. Ano? Kaya sigurado ako na magdi-drill pa sila dyan sa may bandang gitna, sa ilalim ng LRT1. Ito yung steel box girder na nandi dito. So dun yun sa unahan i-install. Balik, kulang pa ng dalawa para mabuo yung patungo dun sa unahan, sa harapan ng SM Annex. Ito naman yung footbridge na ginagawa dito. Yung dating footbridge na dinemolish, pinalitan nila ng bago. At ito na, mula dito sa SM North Edge sa patawid dun sa Save More. So, nagre-rebar na sila sa pierhead dun sa kabila na sasalo naman. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Yeah, magandang gabi sa inyong lahat mga kasikap. Welcome po sa panibago na naman nating update. Nandito po tayo ngayon sa kaba ng Meriam Defensor Avenue. At patungo po tayo sa North Avenue. Kukunan po natin ang update ngayong gabing ito dito po sa North EDSA Station ng MRT7. At babaybayin din natin yung EDSA doon tayo sa may SM Annex, mag-end ang ating video. So ayan, bago tayo magtungo doon, pakita ko po muna dito yung matataas na condominium na ginagawa dito, no? Ang ganda ng view. So Abida Towers na to doon sa unahan. Bali dito may daanan din patungo doon. Ito yung Quezon Avenue station ng Metro Manila Subway. So Manila Seedling Bank po ito. Sa likod yung subway. Ayun yung building ng Napulcom. Tapos flyover yan doon sa EDSA. Tapos itong kalsada na to kung saan pakaliwa itong mga sasakyan na to. Ang labas niya na EDSA doon sa may pagitan ng Abida Towers at Vertis North. So pwede ako dumaan dyan, kaso ayoko. Dito ako para makapag-update tayo. So ayan mga kasikap, dako na tayo doon. Tara, let's go! Kabilang lane po tayo, Meriam Defensor Avenue, at patungo tayo dyan sa North Avenue kung saan babaybayin natin yung viaduct ng MRT7. Sa may stoplight, ayan na po yung North Avenue. At ayan naman yung viaduct ng MRT7 mula dito sa Quezon City Memorial Circle. Yan, North Avenue na po ito. Asfaltado na dito, ano? Tapos mayroon ng mga concrete barrier na nagdi-divide into two ways, no? Pinate. At pinturado na siya ng hazard markings. Yung subway ng North Avenue, dito yung sa ating gawing kanan. Kaba ng Mindanao Avenue, no? Sa kabila, hindi pa siya asfaltado. Dito lang sa kanan, mga palabas ng EDSA. Sa unahan yung stasyon ng North EDSA MRT7. Ito yung pinakadulong stasyon dito sa norte. Alright. Yan. Ito na po yung North EDSA station ng MRT7. Daming mga steel girder dito sa gitna, sa may center island. At syempre, tatabi muna tayo dito. Ito muna tayo. Mga
kasikap yung North End sa station ng MRT 7. Ayun o, may nakalagay dyan ATAD. At kung mapapansin natin mga kasikap mula dito sa highway mismo, bilangin natin kung ilang floor to, no? Umpisa tayo dito sa pinaka baba. 1, 2, 3, 4. So yung platform niya kung saan mag-aantay yung mga pasahero, pang-apat na palapag, ano? Wala dito sa ground. Tapos ito na yung mga frame structure niya dun sa taas, sa roof yan. At ayun, kulang na lang dito ay talagang yung mga, hindi ko alam kung tile span yung gagamitin dito or yung mga rib type na yero yung magiging roof niya, o tingnan natin. So ayan, yung progress niya ngayon dito talagang malapit na. So dalawa yung viaduct niya, dun sa kaliwa, maliit lang, no? Kasi lang isang bagon, tapos dito naman sa kanan, dalawa. Dito naman sa ilalim, ayan, ang daming mga steel girder, mga I-beam, steel beam, at yan, mga aluma beam, at dami. Halos lahat ng mga, ano, nandito sa ibaba. So katabi lang siya ng Trinoma. Ayan. Mga kasikap, nakuna na po natin dito, bali dadako na tayo dun sa unahan. At dun nga tayo mag-end ng ating video sa may unahan, no? Sa may SM Annex. Nandito po tayo sa ilalim mismo. At yan, meron na rin mga steel deck platform. Dito sa ilalim, makikita natin na meron ng mga steel deck platform. So, ipo-pouring nila yan yung slab kasi may platform na eh. So, ano pala siya? Putol. Ito yung entrance ng SM patungo dun sa parking nila. Dati may footbridge dito, tinanggal, naging ano na lang, pedestrian. So, putol pala to. Dalawa pala yung ano dito, no? Sa unahan, tapos ito. Bali dito, parang wala pang mga ano, para sa slab. Dito naman, lalagyan na ng mga net itong mga tataas na pier na to. Ayan yung patungo na dun sa turnback guideway sa West Avenue dun sa kabila. Mga mabababang column dito, ayan. Kasi ito nakatakip pa ng gunny bag. Ayan yung dalawang rebarcade sa unahan, nasasalo. So, nandito naman na tayo sa may SM North Edsa. Ito yung sa ating gawing kanan. Ito yung footbridge tawiran nun. Dun sa kabila, yung footbridge nun ay tinanggal at pinagawa ng bago. Ito naman yung Unified Grand Central Common Station. At ayan yung dalawang rebarcage sa unahan, mga kasikap. Ayan yung sasalo. Yung rebarcage naman na ginagawa ng Trevi dun sa kabila. Pero dahil nga mahaba yun, yung magiging span niya patungo dun. So hindi kakayanin kahit steel box yung gamitin. Ano? Kaya sigurado ako na magdi-drill pa sila dyan sa may bandang gitna, sa ilalim ng LRT1. Dito sa baba, ito yung mga column na to, maiksi lang, na-pouring na yan, yung iba nakabalot pa ng mga gunny bag. Ito naman sa kaliwa natin, sa likod, may nakatakip pa ng lona, no? Paikot. Ay, yung matataas na yan, ay connected yan dito. At ayan yung update ngayon dito, no? So may SM North Edsa, Unified Grand Central Common Station, at MRT 7 North Edsa Station naman, at Turnback Guideway sa West Avenue sa kabila. So dadako na tayo dun, mga kasikap, tara. Pakita ako naman sa inyo, ito yung ginagawang ano, viaduct ng LRT 1, MRT 3. Ito yung nasa harapan natin. Ito yung mga steel box girders nandito. So dun yun sa unahan i-install. Balik, kulang pa ng dalawa para mabuo yung patungo dun sa unahan, sa harapan ng SM Annex. Ito naman yung footbridge na ginagawa dito. Yung dating footbridge na dinimolish, pinalitan nila ng bago. At ito na, mula dito sa SM North Edge, sa patawid dun sa Seymour. So, nagre-rebar na sila sa pierhead dun sa kabila, na sasalo naman. Talagang matibay yung, matagin yung mga steel girder yung ginamit, tsaka mga steel beam, aluma beam. Tapos dito naman sa gitna, ang Center Island, tinibag na, no? Tinibag nila yung Center Island at may ginagawa sila dyan. Tapos may mga maliliit na mga rebar na nakatirik dyan. So di ko alam kung ano yung gagawin nila dyan, eh, no? Tapos ang lalalim ng bukay. Ayan, no? May mga rebar na maliliit. Tapos pinormahan na nila ito.
may forma na, may rebar na maliliit dyan, pula-pula yung ano niya, forma na ginamit. Pilera yan patungo doon sa unahan. At ito naman yung mga steel box portal beam. Dito na tayo sa harapan ng SM Annex. Ito yung pinakadulo na steel box portal beam. J station na yan ng LRT1 dun sa dulo. Nandito na tayo sa Munyos. So hanggang dito na lang mga kasikap tong video to. Marami pong salamat sa patuloy niyong suporta sa aking punting YouTube channel. At sana bago nyo lisanin tong video na to, palike na lang po at papalo na lang din po ng aking FB page, Kasikap Photo Vlog. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.